Simula nung pinanganak ako, ay meron na akong balat sa kaliwang balikat ko. Marahil ay ito rin ang dahilan kung bakit may mga hindi maipaliwanag na pangyayari ang naranasan ko simula pa lang nung bata ako. Nagsimula ang lahat nung grade 4 ako, 10 years old. Nakatira ako sa probinsya sa lugar sa amin sa Bicol at malapit sa ilog ang bahay namin. Kakatapos lang noon ng malakas na ulan, kaya asahan mo natataas ang tubig na dahilan ng pagbaha at pag-apaw ng ilog sa amin. Natutulog na ang lahat. Katabi ko noon ang bunso kong kapatid kung saan ang kwarto namin ay nakaharap sa pintuan ng kusina na katapat lang papuntang ilog. Sa kalagitnaan ng pagtulog ko, napansin ko na may nakakasilaw na ilaw na nanggagaling sa pintuan ng kusina namin. Napakalakas ng liwanag, parang ginto. Kaya lumabas ako at sinundan ko kung saan nanggagaling ang ilaw na nagmumula pala sa ilog. Naghalong gulat at pagkamangha ang nakita ko. Nakita ko ang isang napakalaking barko na tila gawa sa ginto at mga babaeng sumasayaw kasabay ng napakagandang musika na doon ko lamang narinig. Halos lahat ng makikita mo doon ay gawa sa ginto. Maraming pagkain at napakaganda ng kanilang mga kasuotan na tila ba tinatawag ako para sumama sa kanila. Hindi na ako noon nag-atubili. Umapak na ako sa tubig, mangha-mangha ako dahil pati ang kasuotan ko ay nagbago. Gawa sa ginto pero iba sa kanila dahil may corona ako at akmang sasama na sana ako sa kanila. Biglang bumalik sa dati ang lahat. Nawala ang magarbong barko, dumilim ang paligid at tanging ilog na lang ang nakikita ko kaya bumalik na ako noon sa higaan ko at bumalik sa pagtulog. Pagising ko noon, excited pa akong ikwento kay lola ko ang lahat ng nakita ko sa panaginip ko. Oo, akala ko ay panaginip lang. Pero nagulat ako nang pagkatapos kong ikwento kay lola ay bigla niya akong niyakap habang umiiyak. Sabi niya ay wag na wag daw akong sasama kahit na anong mangyari. Pero mas nagulat ako nung sasunod niyang sinabi. Basa daw ang paanan ko at may putik. Agad akong dinala ng lola ko sa albularyo upang makaiwas ako sa mga nilalang na yon. Dito, mas lalo kong hindi inasahan ang mga mangyayari. Pagpasok namin ni lola sa bahay ng albularyo ay yumuko ito nang makita ko. Sabi ko, ano pong ginagawa niyo? Sabi niya, hindi mo pa rin alam, Ineng. Tignan mo ang braso mo at makikita mo ang kasagutan sa tanong ko. Sinabi kong, may balat sa braso ko. Ano pong ibig sabihin nun? Sabi niya ay, corona daw yun. Tanda na ako ay isang prinsesa. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.